Isinaalang-alang ng Japan, United States at Australia na ipadala ang kanilang mga sasakyang pandagat na may dalang sasakyang panghimpapawid sa Pilipinas para magsagawa ng trilateral naval drill sa susunod na linggo sa South China Sea, sabi ng mga source na malapit sa usapin. Ang nakaplanong ehersisyo na itinakda para sa Miyerkules ay sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, matapos magpaputok ng water cannon ang isang Chinese Coast Guard vessel sa isang Philippine military chartered boat, malapit sa Manila Control, Second Thomas Shoal sa South China Sea, noong nakaraang buwan. Nagpa siya ang Maritime Self-Defense Force na ipadala ang pinakamalaking destroyer nito, ang Aizumo, na nakatakdang maging de facto aircraft carrier, pagkatapos sumailalim sa karagdagang pagsasaayos na nakatakdang magsimula sa susunod na taon o 2025, sinabi ng mga source noong Biyernes. Ipapakalat ng Royal Australian Navy ang amphibious assault ship nito na Canberra, habang ang US Navy ay inaasahang magpapadala ng amphibious assault ship nito sa Amerika, sinabi ng mga source. Sa pamamagitan ng inaasahang magkasanib na ehersisyo, kabilang ang mga kasanayan sa pag-alis at paglapag ng sasakyang panghimpapawid gamit ang mga deck ng tatlong barko, ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito sa seguridad ay naglalayon na magpakita ng pangako sa pagtataguyod ng kalayaan sa pag-navigate, ayon sa mga mapagkukunan. Plano ng Aizumo na gumawa ng port call sa susunod na Biyernes sa Maynila, sinabi ng mga source. Kinansela ng puwersa ng Pilipinas ang kanilang paglahok sa joint drill, dahil masyadong malaki ang sasakyang panghimpapawid ng tatlong iba pang mga bansa, para lumapag sa mga deck ng mga barkong pandigma ng Pilipinas, ayon sa mga source. Sa halip, ang mga commander mula sa apat na bansa ay maaaring magtipon sa kabisera ng Pilipinas upang magpadala ng malakas na mensahe, sabi ng mga mapagkukunan. Isinasaalang-alang ng apat na bansa ang pagsasagawa ng Joint Maritime Patrol sa pamamagitan ng kanilang mga sasakyang pandagat sa dagat kasama ang naval drill, ngunit hindi ma-finalize ang plano, ayon sa mga source. Sa pagharap sa dumaraming panggigipit ng militar ng Beijing at mga aktibidad na mapanindigan sa South China Sea, ang Manila ay nakatuon sa pagpapalakas ng pakikipagtulungan sa seguridad sa Tokyo, Washington at Canberra. Ang Japan, Estados Unidos, Australia at Pilipinas ay nagdaos ng kanilang kauna-unahang pulong ng Defense Ministerial noong Hunyo sa Singapore, na sumang-ayon na palakasin ang kooperasyong pansiguridad upang isulong ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Inaangkin ng soberanya sa halos buong South China Sea, ang China ay mabilis na nagtayo ng mga artificial na isla na may infrastruktura ng militar sa tubig, na tahanan ng ilan sa mga pinakaabalang shipping lane sa mundo. Noong Pebrero, tinutukan ng Chinese Coast Guard ng military-grade laser ang isang patrol vessel ng Pilipinas sa tubig malapit sa Second Thomas Shoal.